Alright, another project. Head tayo. Tanggal ko na yung manifold. Alright, tanggalin natin to. Itong brace niya. Yung bracket. Para mahila natin yung head. So ito nag-lock na to. Wala size yung bolt na to. Linisin lang namin to. Linis lang to kasi nalusawan nga ng bearing to sa rocker arm. Yun, tinanggal lang natin to. Sikutin lang natin itong head. Kapila ka, para pantay. Yan o, nag-thread siya doon o, sa dawin. Nawala yung dawin. Dapat nahugot na siya to. Improvise lang yun. Improvise lang to. Ayan na, nagtitreat siya dito eh. Palitan ko yan. Bumangat ano? Dali ah. Biyakin mo lang to, tawagasan mo yung block. Wow. Pero lang? Oo. Oh. Hindi. Ano lang? Tap. Ha? Naglilik dito yung ano, hangin. Kaya nagkaroon ng waste ng lamis. Hugasan lang to. Tapos babalik. Alright, i-recarbo natin to. Kapal ng carbon, no? So, may airlines na tong ano niya. Yan, no? Yan, may airlines na siya. Yung bore, yan. So, okay, cut muna natin. Linisin ko, tapos babalik ko na to. Kailangan i-refresh natin. Malinis siya dapat, bago balik. So, may airlines na to. So, guys, kailangan itong ma-refresh pa yung piston ring dito kung kailangan or black na ako. Okay. Tanggalin lahat ng carbon. Linis na. So madali lang naman ikabit to. Basta sundan niyo lang yung timing sa magneto at saka timing gear. Ayan. So tapos na natin to isa. So tinanggal na natin yung carbon dito sa gilid. Sa gilid yan. Tinanggal na natin. Tapos yun dito. So ito na naman isa. So yeah. Ito muna natin yung pinaka makapal na carbon bago natin padaanan linisin sa grinder ano. Cut muna natin. Ito yung tinamaan nung minsan. So pag hintabin ko lang ito. Tinamaan nito, tinamaan nito.
PBA. Yan. Re-refresh lang natin yung gasgas. Pa-smoothie natin. Tatanggalin natin yung magaspang. So, kasi wala pang budget mayari nito. Yan. Kakarbonin ko lang yung ano. Head. So, sobrang daming karbon. Hindi tinanggal. Tanggalin na natin. Linisin na rin natin to. EFR niya. Malinis na yan. Tatanggalin ko yung dalawang bulb tapos linisan ko dun sa kabila. Linis ulit. Linis siya makain nga sa karbon. Sobrang daming karbon. Yan o, karbon o. Kita ko sa inyo. So. So, okay, ito yung ano nakuha natin, no? Pangalawa. So, marami pa rin. So, isin lang natin, tapos balik na yung back. So, kung makikita nyo, malinis na siya. Madilim lang kasi. Ayan, malinis na siya, di ba? Kabilaan yan, ayan. Importante yan para hindi siya barado, ano. Importante yung matanggal yung mga carbon. Tawag yan, refresh head. Pasok na natin. Yun. Tapos yung cams. So, to be follow yung ano, cams na bago kasi pag-ipunan pa lang. Yun, langisan lahat ng bearing para pag umandar smooth na siya. So patulak natin kay Raptor up, ibaba mga turap. Yun yung BBA. So top dead. Top dead natin. Sige, lakasan mo pa. Yun, all goods. Yun. So, yung BBA, wala na, sunog na yun, no? So, pag-ipunan lang nito, parating naman yung parts. Ito yung binili niya, pang Aerox. Uy! Aerox yung papalit. Dahil mas mahal yung sa 155, no, almost 4,000 na. So kung ano, malaking budget yan, pang Aerox na ilagay nyo, Yamaha rin naman yan. So ang valve clearance natin dito mamaya, tanggalin ko to. So cut muna natin, lilipat natin to dito kasi ito kasi subok na to siya, matibay. Ito talaga yung nakalagay dyan. Cut muna natin. So, okay. Balik. Ano dito yung mahirapan mag-tupi kung sakaling i-retupi siya, no? Hindi siya magalit.
right. Problema natin dito yung bolt dito sa so may pin. May goods na, oh. So mamaya clearance na natin. Pinaka ano talaga na clearance ito 1020. Pero mag-adjust tayo. Kasi bawas na yung bakal. Alright, black. Alright, almost matatapos na. City 100. Oh, City 100. Ayan, tatapos na. Tiran mo ng ano? 10, kahit 10 lang. Right, bulk clearance na lang. Okay, bulk clearance natin. Then 20 lang sa ano, exhaust. No. 20 tayo. All right, natakpan na namin. So, yung BBA na lang. So, sa BBA, meron ganito. Huwag niyong wala ito. Huwag niyo na rin lagyan ng ano, gasket maker. Para may shoot na maayos, lagyan ng langis. Ay, pita mo na ito kayo, Bay. Saan? Oh. Mamaya, ako na bahala dyan. Pupunta ko dyan, pupisto ko dyan. Para dun sa pump ng ano. Ulan. Alright, cut muna natin. So alright, nalagay na yung thermostat. Ayan. Bila tayo sa ano tayo impeller, madali lang naman to kasi yung hiwa niyan susundan nyo lang yan kung paano nakapisto yung paghigpit nyo doon nyo rin ano. Pero persado siya kasi nagkaroon siya ng lama to, diba? So right, ilagay natin, cut muna natin. Madali lang na may suksok. Isintron nyo lang dito kung paano siya naka-plot ganun. Doon nyo ipasok. Alright, cut ko lang. Alright, mga parts. Ilalagay na natin to. Pero, tandaan nyo may dawil to, dalawa. Bantayan nyo to pag nagbaklas kayo kasi yung unang nagbaklas din yan nilagay. Nawala na siguro. Na misplace. So, lagyan nyo ng dawil to. Alright, cut ko muna. Alright, manda na siya. So, actually, may tama rin yung damper. Rip mo nga kundi tol, kundi lang. So, ayun. Yung pinalit naming rocker arm is pang Aerox. Ito yung cone. Yan o. Yan. 2DP, ayan. Yan yung rocker arm niya. Pang-Aerox. So, okay na siya. All goods na. Makakabiyay na to. Clearings na lang ko lang. Alright. Pero okay na yung pag-aaral kita yung rocker. Oh, okay. Yung isa. Yung kanto. Ramp pa 'yung kanto. Mas kailangan 'yun, dapat 'yung pinalitan mo. Kasi yung ano 'yung kanya. May meron din naman ako. Pero na. Kasi 'yung Aerox pasok na.
Masaya-masaya nga sa siray mo. Mukha na.